Kristoff! Pinasayo ko! Nainip siya eh. Sama-sama sa tapay, umaman o umara, kahit ang buhay ko ay matanggal. Anumang hirap ng buhay, pangarap pa, tagpay. Ituloy lang ang sipag, sa dulo'y kipis na. Ay tumalon, ay sumigaw, mag show, this is our like a familia forever. It's Showtime! Yes! Yay! Showtime onliners, good morning, good afternoon, good evening, or kung anong oras man dyan ngayon sa bansa kung nasaan kayo. And welcome sa pinakamasayang online show sa buong universe. Ito ang Showtime Online! Yes! Oh. Happy Friday! At sabi ng kulot ko, hello daw! May papulot! Pero teka lang, Kristoff, anong tinataas mo kanina? Parang mayroon pa dyang ano yan. Oo. Ah, yung picture frame ko galing to sa fan! Kristoff forever! Nainip siya eh. Naiinip siya. Dapat tinilibang din, ano? Dapat sinasayaw din kasi syempre nakastaya din lang siya lagi. Kala ko kung anong binabandera mo dyan eh. Pero kayo dyan, mga Showtime Onliners, nako, tweet lang po ng tweet, react ng react, at syempre comment pa rin kayo gamit ang ating official hashtag for today. Hashtag Showtime Paskong Kapamilya! Tama! And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kailangan nagulat din ako eh. Kailangan ginugulat para mag-subscribe sila, di ba guys? Yes, mag-subscribe na kayo dahil meron na tayo 1.34 million subscribers. Yes! Yay! Yay! Subscribe na! Para Christmas na mga Showtime Onliners, magiging 2 million yan. True! Yes, kaya yan! Pasko. Push! True. Bago magpasko, 2 million na yan. Ano panghintay nyo? Subscribe na! Sabay na! At para na kaalipang dumami yung 1.34 million subscribers natin, huwag niyong kalimutan i-share ang link sa YouTube at Facebook and send us stars on Facebook and Super Chats on YouTube. Okay. Send na! Tama. Yes, just continue sharing the link para dumami ng dumami ang ating family, lumawak pa ang ating universe kasi nga, nako, laging masaya ang handog sa atin ng It's Showtime. Siyempre, may mawala dyan ang Name It to Win It. O, diba? Panatalo ngayon. Ako, dapat yun rin abangan mga Showtime Onliners ang tawag ng tanghalan Week 3 Quarter Finals. Uy. Yay! At syempre, aabangan din nila for sure ang ating guest ngayon for today. Ang hot na hot na Viva Hot Babes na si Miss Andrea Del Rosario bilang ating tumpak tracer. At ang mahal na mahal ni Ben sa Kumusta Bro na si 3D. Ay, si Sky Kizon bilang 3D. Bilang tumpak tracer. Ay, hindi. Mas... Ano ba talaga? Oo. Nililito mo kami. Oo. Naalog yung utak ng ano, picture frame. Ah, okay. Yung mismong tao, ano? Hey, Kizon, bilang persons under testing at si Tan Roncal. Yan, abangan natin yung guys sa mass testing. Masaya yun. Yun pala yun. Yes. At syempre, abangan din natin ang nag-iisang Rafael Rosel at ang mga bida sa pelikulang The Boys Foretold by the Stars. Mamaya yan. At syempre, hindi natin, you know, makakalimutan ang ating fun game na Bayou dito sa Showtime Online U at Quarantine Sing-Along. Yes! Abangan nyo sinong makanta mamaya. Abangan nyo ha, magaling yun eh. Atabs yun, atabs. Ano daw?
Marami talagang abangan ngayong araw na to. Pero syempre, suportahan naman natin si ang aking quiz Wong Navarro sa kanyang upcoming movie, Mang Kepweng, ang lim ng Bandanang Itim na official entry ito ha sa Metro Manila Film Festival 2020. Uy, suportahan natin yan. Yung syempre, bandana na yan, ano nga bang sikreto ng Bandanang Itim? Gusto makuha ng ganyan. Curious eh. Diba? Sobrang gusto ko din makakuha ng banda ng ganyan eh. Siyempre, makakasama din ni Chris Bong sa movie ang mga award-winning actress. Ayan, sina Miss Jacqueline Jose, di ba? Ang galing-galing yan. Barbie Imperial, Joros Gamboa, Kuya Ryan Bang, si Ayon Perez, at marami pa iba. Directed by Tope Lee. Yes! You can get your virtual movie tickets na available na sa upstream.ph para mapanood ang Mang Kepweng simula December 25, Pasko. Kaya get your tickets now. Upstream.ph. Yay! Yun, doon yung mga showtime designers. Pero ito na, huwag natin patagalin pa ang ating nagbabaga, nag-aapoy. Ay, nagbabaga? Ano talaga? Na mga ito guests, mainit. Mainit ito, mga guests natin sa Showtime Online. Umpisahan na natin yan from our first guest. Here to sing Night Out Rock, here is Crayola. Yeah. Crayola! Hey. Showtime Onliners, please welcome Crayola! Hello, guys. What's up, Crayola? Hello po. Hello po. Hello po. Hey! Hello po. Ayan, hello. Okay. Ano favorite? Ano yun? Narinig ako, ay favorite ko, ano yun? Ang kumanta ng Himala. Ano daw? Oh, si Mariel. Mariel. Ayun naman pala. Ayan, Denise Crayola, kamustahan muna tayo mga pinagkakaabalahan nyo ngayong quarantine. Sige, kahit sino pa ding sumagot, go. Ay, nagkakahiyaan. Kuya, sagot na ako yun. Ako naman po. Okay, Elvis. Ito, nasa work ngayon. Ayan, nag-work everyday naman. Okay. Sa bahay ba ito or sa labas? Work from home, tama. Work from home. Nagpaalam ako sa booth ng isang boss namin na gamitin ko. Wow. Mabait ni boss. Mabait. Thank you, boss. Understanding si boss. Ayan. Rex, ikaw. Okay lang naman po. Dito lang sa bahay. Okay lang naman siya. Uy, amay okay po siya. Ng Durabox. Oo. Okay lang amay si Rex. Amay po nung Durabox, Rex. Pamay ng Durabox. Hindi. Sige, magitin mo pa, Christoph. Bayaran mo yan. Ay, hindi. Hindi naman yung brand. So, ito na nga. Pinapatanong ng Durabox. Ano ba ang bagong discovery sa sarili during the lockdown? Oo. Isa-isa. Apo. Franz, ikaw muna. Ang ganda sige. Yan, ang ganda. Oo, feeling ko gusto sumagot ni Franz eh. Franz, come on. Self-realization lang naman. Nakilala ko na yung sarili ko. English ah. Oh, taray. Self-realization, what's your biggest realization, diba? Parang, I was born to be successful. Si Victor. Happy birthday, bo. Happy birthday. Sino may birthday? Birthday ni Victor. Ay, happy birthday naman kay Victor. Happy birthday. Ayan, Victor. Victor, ano naman yung mga na-discover mo ngayong lockdown? Nagsasalita na ba si Victor na hindi natin naririnig? Ano ba? Sa pagtugtog, kailangan i-enhance pa. Okay. Birthday.
improve, pag-improve sa kanyang ano. Pag-improve, craft. Inaayos, tama. Christian, ikaw? Yes po, ano po yun? Okay, please repeat the question, ladies and gentlemen. For candidate number one. Okay, ano sa palagay mo? Tiyari, hindi. Go, Christian. Go, Christian. Discover na ano, nag-try akong magluto nung parang first part ng ano, yung unang quarter ng lockdown. Nag-try akong mag-discover ng luto. Wow. Okay. Anong luto ito? Pritong itlog. Tama lang talong. Tama. Ayan ang pinakamahirap lutuin sa lahat. Oo. Nagawa ko 'yan ng tama na ko, napagaling talaga. Parang chef ka na, ganun ang level mo. Ang hirap nun, ha? Oo. Ibang klase. Elvis, ikaw? Ano? Okay pala ako maging tatay. Oy! Kasi kapanganak lang ng misis ko. Oy, congrats! Congratulations! Salamat po, salamat. Newborn daddy. Newborn daddy? Akala ko maraming... Akala ko maraming nakilala si Christian ngayong quarantine. Ay, wala yan. Ay, binubukon nyo si Christian. Christian, marami bang nakaka-chat, ganon? Ha? Sira yung messenger, eh. Naglolo ko yung messenger. Ay, ang ganda ng segue. Buti na lang nagloko yung messenger. May reason, ano? Pero tapos si... about your band, paano ba nabuo ang Crayola at gaano na kayo katagal magkakasama? Anyone? Hindi na magkwento. Oh, sige. Sino ba? Si Elvis na lang. Oh. Sino ba? Ay, ganito na lang. Pag sasagot, itaas ng kamay. Parang alam mo na, online school. Hindi, sige. Anyone can answer. Press the buzzer. Sino? Nagkakahiyaan talaga itong grupo na ito. Paano na grupo ba, ma'am? Ha? Yes, paano kayo nabuo at gaano nakatagal ang Crayola na magkakasama? Hanggang kailan, mga ganun? Magto-two years na ata kami, magto-three years. Na oh, 3 years! Wow! Nagkasama-sama kami dahil nagtatrabaho kami dati before sa mga bar. Tumutugtog kami as a variety band. Okay. So, ayun. Tapos, nabuo namin yung banda. Gumawa kami ng mga sari-sari, original na mga songs. Bukod dun sa sideline namin, tumutugtog kami sa mga bar. Wow. Okay. Nag-push kami na mag-mainstream. Napasukin din yung, ano, yung, yun nga, yung maging artist din ng OPM. Wow. Mm-hmm. That's nice. Oo. Pero mahirap ba yung pagtawid from, you know, indie to mainstream? Medyo matindi ba yung struggle? Kasi, di ba, ang daming banda ang talagang nagpo-push makatawid ng mainstream. Gaano mahirap yun? Mahirap kasi yung iba sa amin may mga may edad na. Lalo na ako may edad na. Ay, gaano na ba yung kaedad na yan? Secret. So, magkakabukuhan dito, ano? Yung mga millennial kasi mas iba yung mga trip na tugtugan ngayon. So kami nag-stick kasi kami kung ano yung tugtugan ng 90s, 2000 na parang mga rap rock. Ayun pa rin. Mm-hmm. Okay. Pero ito, okay. We wanna know, ano yung story behind Crayola? I mean, bakit yun yung napili yung name ng band? Oo. Nagbatuhan lang kami kung ano yung pwede na pangalan. Tapos naisip nung baisa namin si Birthday Boy na Crayola na lang daw. Bakit daw? Victor, bakit? Bakit Crayola? Hindi ko kasalanan si Victor pala. Oh, nabahala ko. Nakaliwanag ka dito, Victor. Hindi ako nakaisip na yung vocalista namin dati. Pinasa? Pinasa. Pahanap natin yan, ha? Sabi ng Gabo nung binuo yung Crayola, sabi niya kasi iba-iba kami na personality, iba-ibang kulay. Tapos parang nasa box. Wow. Parang ganun. Okay. So kung anuhin kayo, papipiliin kayo like based sa personality niyo, anong mga kulay kayo at bakit? Sige, let's start with Franz. Anong kulay ka at bakit? Bilang colorful yung drawer mo dyan sa record. Sige, anong color ka? Palagay ko white. Why white? White. Linis ah. Ano kasi, from pure.
Ay, pure. Oh, so, hindi kayo pure. Hindi kayo pure. Hindi kayo pure, guys. Siya lang yun. Okay. Pure. Si Christian. Black. Oy. Black. Bakit? Baligtaran siya nung isa. Hindi ako pure eh. Deliktad lang. Okay. Deliktad lang. Mabilisan sagot eh. Rex, okay ka pa ba? Ano ba to? Naghang na ba siya? Ah, nawala na. Okay. Elvis, ikaw. Andiyan pa, Rex. Okay. Rex, ikaw, anong color? Yellow po. Ha? Yellow. Oh, yellow. Yellow. Bakit si yellow? Naman, kasi? Sa mata. Okay. Trip niya niya. Bakit? Gusto niya yun. O tayo nangingi alam. Elvis, ikaw. Elvis, ikaw. Green, ma'am. Bakit oy. Green? Maka ma'am naman ito. Okay. Bakit green? Para naman principal ako dito. Kulo pa buhok ko. Wala namang principal masyado na ganito. Elvis, ikaw. Anong color? Green po. Green po, ma'am. Bakit green? Minded? Ay! Yeah. Mahilig ako sa mga halaman. Oy! Ay, Michu! Ay, oo. Talaga. Kailangan ba yung damit niya? Yung damit niya, oo. Hindi naman gilang halata. Hindi halata. Ikaw, Victor? Black and white. Black and white? Dalawa. Gray siya, gray. Great. Para balance. So may balance. Tama nga. Oh, yun. Crayola. Makulay ang bandang ito. Okay. Oo naman. Mm-hmm. Ayan. Christoph, ikaw. Ito naman, Crayola. Sino ang inyong musical influences? Pwede itong local or international. Oo. As a group na lang siguro. Sino ang nyo? Pwedeng si Mariel. Si Mariel po. Oy. Ay, si Mariel daw talaga, iba. Connect-connect na natin sa lahat po eh. Magpapahalo-halo si Mariel dahil dyan. Pero ito, bakit si Mariel? Bakit si Mariel? Oo. Favorite ko yung verse niya ng Himala. Oy. Thank you po. Sample tayo, sample. Parang umuulan kasi pag naririnig ko. Ang bongga. Sa asawa ko, shout out. Oh, biglang shout out ang asawa. Yari ka talaga. Bayari ako pag-uwi eh. Yari ka. Ayan, mayayari. Okay. Biglang shout out. Influence lang naman. Buti na yung joke ni Maro. Hindi na tuloy yung joke. Okay, pass na. Hindi, balon mo lang yun. Pero ito, international, guys. Sino naman yung nyo? Oo, bilang ayaw na iba to ni Maru yung joke niya. Okay. International. Madalas kami nagkakasundo sa Rage Against the Machine. Uy, Cristo. Saan? Sorry. Madalas kami nagkakasundo sa Rage Against the Machine. Okay. Saka, ano ba? A Korn, Foo Fighters. So, ayun, Foo Fighters. Pero ewan ko sa kanila. Oo nga, baka naman meron silang gusto, no? Oo. Iba-iba pala. Pero mostly doon umiikot yung hinahangaan ng buong banda. Okay, okay. Yes. Ayan. Bilang yung musical influences niyo, yung mga nabanggit kanina po, paano nyo naman i-describe number one ka doon, Mariel. Ay. Thank you po. Thank you very much po sa pag-appreciate ng version. Thank you po. Ganyan po. Paano nyo i-describe yung tugtugan nyo, yung parang genre nyo talaga? Base doon sa mga nabanggit ng influences. Then. Christian, ikaw ang sumagot. Okay, Christian, zero ka na sa recitation, sumagot ka naman. Nakaka daw kong points. Oo. Sige. Okay, then, go Christian. Bali, di talaga kami pare-pares kasi ng ng influences sa banda. So parang ang ginawa, kasi ako yung gumagawa ng mga riff, parang pinagsasama-sama ko yung mga influences. Napakinggan ko yung mga binibigay nilang kanta. Para mapagsama-sama namin yung mga flavor tsaka yung
yung mga flavor. Flavor na talaga. Okay. Okay. Oh, kumbaga, okay. Ano, contribution na naging, yes. Kung ano man yung, ano, kinalabasan. Sa pinag-isa. Oo. Oh, oh. Pero ito guys, ayun. Balita namin, eh, kasama daw sa The COVID Album Project ang kanta niyong Kudos. Wow. Ano? Wow. Ano naman ang inspirasyon niyo for the song Kudos? Ano po, yung mga frontliners natin na nagpatuloy na naglilingkod para sa atin lahat. So parang pagpapugay lang siya at pasasalamat sa kanilang lahat dahil sa kanila nagiging safe tayo, parang ganun. Like a pick-up. Parang sila yung mga bagong bayani ngayon, parang ganun. Tama. Totoo din naman. Yes. Nako, dahil dyan, nako, Mariel, nako, talagang excited. Ayan na, tama, nakaka-excite nga. And syempre, very inspirational din based sa sinabi ni Kuya Elvis, no? Yes. Eto na, maglang onliners, pakinggan natin ang kanilang kantang Kudos. Let's give it up for Crayola. Crayola! Grabe! Solid! Yes naman! Solid, that was solid. Kudos by Crayola. Ngayon naman mga kuyas from Crayola, it's your time to invite the Madlang Onliners to listen to your album at saan ba mapapakinggan and anong digital platforms ang available doon. You can also plug your social media accounts na rin and baka may mga gusto po kayong pasalamatan. Go po! Right. Muli, nagpapasalamat kami sa Showtime Online Universe sa pag-imbita sa amin. And then, nagpapasalamat kami sa Viva sa pagkakataon na makasama kami sa album, The COVID Album Project. Available na po siya sa lahat ng digital platform, Spotify, iTunes, Amazon. Tapos, kasama dito yung ibang pang mga banda, Unwind, Easy, tsaka Loser, tsaka marami pang iba. So, supportan nyo yung musikang Pilipino, yung OPM, yes. Saka yung mga naging part ng album para gumawa ng isang mga kanta para sa mga frontliners natin at saka sa mga naapektuhan ng pandemic. Then, supportan nyo din po yung banda namin, Crayola Band, sa pamamagitan po ng pag-like ng aming page, Crayola Band PH. Tapos, punta rin kayo sa YouTube channel namin. Maglalabas kami ng mga vlog soon. Crayola PH. So, yun. Maraming salamat po. Yay! Thank you so much, Crayola. Good luck sa COVID, the COVID Album Project. Thank you. And maraming salamat sa pag-contribute niyan doon sa ating mga frontliners. Salamat! Thank you so much. Thank you po. God bless you all, guys. Ingat po. Ayan. Thank you very much sa ating mga quiz ng Crayola. Ayan. At ito naman, ako, excited din tayo sa ating next guest, mga Showtime Onliners. Mm-hmm. Please welcome breakthrough drag artist Marina Summers. Yes! Oh! Hello! Hi, everyone! Good morning! Hi, Marina naman! Thank you so much! Cover pa lang, pak na, what if I... Ano, makakagising ko lang masyado kasing maaga. Sorry. Hey. Okay. Hello, nabigla ang pagising natin. Hindi nakapag-ready. Nag-lip tint na lang nga ako eh. Ayun na nga. Ana, may pakulot din siya. May pakulot? Yun. Pero iba yung iba yung may pag-later dito. Diba? Skincare ko yan. Kasama yan sa skincare ko. Wow. Iba, pinaghandaan. Pero kidding aside, thank you so much for having me here. I'm so thrilled to hopefully represent, you know, the drag community, my community. So thank you so much for having me here and happy Friday sa ating Showtime Onliner. Yay! Yeah. Ayun! Gee, diba? Yes. Kamusta naman po? Ano pong pinagkakabalahan natin ngayong naka-quarantine pa tayo? Busy-busy po ba? Yes, we're very busy right now. Lalo nakakalabas lang nung bagong single. And aside from that, you know, we are really trying to keep drag alive, lalo na yung drag community, entertainment industry or the nightlife industry is one of the most affected industries sa pandemic. So as habang hindi pa open yung clubs and bars, and as we all know, dun talaga yung number one na avenue for drag, lalo na sa mga performers. Habang
closed pa yon, alam mo yon, we are venturing out muna sa virtual world. So maraming live shows ang ating mga local drag artists, live shows, live performances, mga talk shows, ganyan. So we are really trying our best to help each other out through this very hard time. Yes. In fairness, no, hindi talaga dapat mawala ng pag-asa nowadays. Tuloy, tuloy lang talaga. Yes. Pero ano ba ang iyong bagong na-discover sa sarili? Kasi nga, di ba, ang haba na nung lockdown natin eh. Mm-hmm. Aside sa, meron ka ba bang bagong na-discover as si Marina Summers? Mm-hmm. Well, honestly, this pandemic, together with my close drag sisters, na-discover namin na drag can prosper pala kahit outside the club. So, mas marami kaming nakikita ngayon na mga opportunities for the local drag scene. So, it's very very we're very thankful na ilam yon, the whole community fought together para alam mo yon makahanap ng ways to keep drag alive and to help it thrive pa rin. So, na-discover namin na yun nga hindi lang siya sa club. Pwede na rin siya sa beauty, sa business. Marami tayong mga drag artists na nagbe-business ngayon, which is a very very nice representation, lalo na sa alam mo yun, sa entrepreneurship industry. And ayun din, sa mainstream media din, nagkakaroon na tayo ng mga alam mo yun, mas marami pang visibility, like sa mga magazines ganyan, and of course sa music din, yun yung pinakabago kong venture. So music has been very very close to my heart, and it's been part of my life. Hindi nga ako makagawa ng mga gawaing bahay kung hindi ako nakikinig ng music eh. Alam mo yun? Alam mo yung feeling na yun? Hindi kayo makapag-shower kung hindi kayo nakikinig ng music. Parang ganon. So, as a performer then yun, parang why not, diba? Create our own music. Yes. Kasi nga, medyo nag-strict na si Facebook lately sa mga copyright issues. So, why not mga drag artists na mismo yung gumawa ng i-perform nila, diba? Create your own music instead. Tsaka, I think it's a perfect example talaga. Pag may gusto kang ma-achieve, alam mo yun, gagawa ka ng paraan, diba, despite of the situation that we have right now. No? Ang galing. Pero ito, Marina, paano ka naman nag-adjust sa new normal natin? Mahirap actually, kasi before hindi naman ako palalabas, ganyan. So, nung yung new normal natin ngayon, it's very hard kasi we rely so much on performing for live audiences, alam mo yon, kasi kami kumukuha kami ng lakas doon sa live audiences. Eh ngayon ang pinagpe-performan namin ay screen, tapos nakikita lang namin mga comments, alam mo yon. Pero still we're very very thankful na maganda pa rin yung reception ng mga tao sa mga live performances ng ating mga local drag artists. And we're very, very thankful for that. Marami ring mga non-profit organizations na tumutulong na pausbungin pa yung drag kahit nasa pandemic tayo. Kasi yun nga, until further notice, closed pa yung bars and yung mga venues na, alam mo yun, pwedeng pagganapan ng drag. Kasi ang drag very, it requires social gathering eh. Kasi kailangan namin, alam yun, interaction, ganyan. So, habang wala pa yun, virtual muna. Pero, hopefully soon, ma-resolve na tong lahat, tong pandemic, para we can all see each other again and see all this beauty. Parang gano'n. Yes. Pero ito, Marina, medyo curious lang ating madlang onliners. Kwentuhan mo naman kami si paano pa nagsimula. Siya lang talaga yun. Gusto mo yung malaman talaga. Ano ba, Kristo? Nananahimik ako dito. Parang... Para sa iyo. Lumiit yung boses. O, diba? Ayan. Sorry, ano yung question ulit? Ayun, nawala na kasi. Kasi dinidistract mo ako eh. Sige, ulitin ko. Ano, Marina, kwentuhan mo naman kami paano ka nagsimula sa industriya. At sino ba talaga si Marina Summers? Gusto ko kitang makilala eh. Ay, like ano. Sorry naman. Sige, alis mo na kami, Christopher. That's it. Okay na. Nanonood yung mama ko ngayon. Strict yun. Ay, oh my God. Ayun ba? Ay, tinawag na nga lang, ma. Mama agad. Nagmama agad. Ay, grabe. Lord.
Pero yeah, I started last year around April, pero I've been really really interested with drag na din even before that, a year ago. Before nag-work din ako sa ABS as a producer. Yes. So nagkaroon ako ng chance na yung pinaka closest na encounter ko with local drag artists. I was able to feature them sa isang show, and very very touching yung stories nila. I was very inspired. So ayun, hindi ko inexpect talaga na magde-drag ako, actually. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagawin 'yan. Pero here I am now. Alam mo 'yon. I think fate and destiny brought me here. Mm-hmm. And with the help na rin ng mga nakilala kong tao along the way, my drag sisters, Solar House, House of Silhouette, Nectarines, ayan. Sila po yung mga una kong nakasama, and sila po yung tumulong sa akin na, alam mo 'yon, buuin si Marina. Pero along the way, you know, with hard work and dedication pa rin, we were able to, you know, build Marina as who she is right now. So ayun. And I started performing actually last year, mga September sa BGC. Pwede ko bang bagitin yung bar or hindi na? No, okay, na sige, no na. Basta sa BGC, somewhere there. Alam nyo na yun. Somewhere there. Alam na nila yun. Somewhere there. kasi magbayad tayo ng mahal, ano? Oo, patay tayo. Mag-aabono pa nga ako. Mag-aabono. Pero yeah, yun. Last year and right now, yun nga, yung shift to virtual, and we're very happy pa rin na we were able to succeed during this crisis. Ayun. Right. Mm. Ngayon naman, Miss Marina, lagi nating naririnig yung term na drag. Mm-hmm. From, syempre, sa ating LGBTQ+ community. Pero sa mga madlang onliners natin na hindi pa alam or walang idea kung ano talaga yung term na drag, ano nga ba talagang ibig sabihin ng drag? Mm-hmm. Well, mahirap siyang i-explain kasi it's very complex. Marami siyang, it's very multifaceted. Pero I would say na drag is a transformative form of art. Kumbaga, ang isang drag artist ay nagtatransform siya sa kanyang drag persona, at ang kanyang drag persona ay, it can be a different character, it can be a different person, or it can be someone na ini-imagine niya sa utak niya or sa puso niya na, okay, gusto kong maging ganito. Parang ganon. So, it's a transformative art, and hindi lang siya exclusive ha sa LGBTQ+ community. Everyone can do drag. Kumbaga, kung bibigyan ko siya ng example, ang drag artist ay isang painter, tapos yung drag persona niya ay yung painting niya. Parang yun yung masterpiece niya. So kumbaga ako, out of drag, ako yung painter, tapos ang aking masterpiece ay si Marina. Parang ganun. So anyone can do drag. It's not exclusive to the LGBTQ+ community, as long as you know, it's an avenue kasi for expression eh. And it's a genderless art form. So ayun, we just wanna put it out there para a lot more people will be more interested in trying, or just basically, you know, being interested in drag and supporting their local artists. So ibig sabihin para siyang ano, you are making yourself as the canvas. Sa yes, mahal, sa very that. Mo, tas, at yung outlook mo, yun yung kumbaga masterpiece mo. Final output ng ginawa mo. Yes. Parang ganun, tama ba ako? Yes, and just to add to that, that in itself, ha, yung pagiging, ito, pag, kahit nakaupo lang ako, kahit nakatayo lang ako, it's already a performance. It's already part of the art. Yeah. You don't need, hindi mo naman kailangan mag-perform and everything. Basta, the act of just doing drag is already a performance, and it's already a statement. Yun nga, kagaya ng sabi ko, everyone can do drag, and it's a very multifaceted art form din, yung mga drag artists natin, hindi lang sila basta nagli-lip sync, they can also nagda-dance din sila, singing, acting, business that in itself then, and public speaking. Mm-hmm. Ayan, marami siyang pwedeng avenue, marami siyang pwedeng, alam mo yun, galamay na pwedeng pag-growan, parang ganon. Mm-hmm. Sobrang broad. Limited to performing, yes. Pero broad ito, shot talaga. Ano ba, sino ba ang iniidolo mo pagdating sa drag? Mapa-local man yan or international? Mm-hmm. International, syempre, andyan si RuPaul, ang ating mother. She started this worldwide phenomenon sa mainstream media. Kaya mas maraming na-touch na puso yung drag. Kagaya ko. And ayun, and
syempre in terms of performance and everything, Aquaria, Valentina, ayan, Sasha Velour. Locally naman, we have amazing talents like Venus Deluxe, Gigi, Precious Paula, and of course, my inspirations, Eva Lequin, Ovicon, and Prince. Ayan. Ayun. Pero, eto Marina, kwentuhan mo naman kami about Drag Playhouse PH. Ayan. Ano bang gusto mong ma-achieve through this? Ayun, so yung mga binanggit ko na pangalan kanina, si Eva Lequin, Ovi Kant, Prince, and ako, kami po ay founders po ng isa pong drag-related organization or community-based organization na Drag Playhouse PH. Ang aim po nito ay, since diba pandemic, kagaya nga nung sabi ko kanina, ang main goal nito is to keep drag alive kahit virtually and to open doors for those who does not have a platform, or kung alam mo yon, kailangan ng support group or ng community to alam mo yon, to do drag with. Yun yung main goal ng Drag Playhouse PH, and thankfully we were able to at least do that naman during our time sa pandemic, and we were able to meet a lot of local artists, ha? Hindi lang sa Manila, all the way to Davao, to Cebu, Zamboanga, Ilocos Norte, and many more places na we thought Filipino drag does not exist. So that's one amazing discovery for us na, alam mo yon, mas napalawak natin yung community, or mas marami tayong nakita na artists. Wow. Ayun. Ang galing. Mm-hmm. Nakakatuwa. Mm-hmm. Pero ito, nako, well, excited tayo na napapangit na Miss Marina is a performer. Kaya naman, excited na tayo mapakinggan at mabigyan ng sample. Kaya naman, Showtime Onliners, please welcome once again, Marina Summer. Ang saya nung song na yun. Thank you. Ang ganda. Oh, Marina, now this is the time to please promote mo sa namin ito mapapakinggan ng I Have a Right. Yes, everyone, ang ating online Showtimers. Let's all dance together. While streaming I Have Arrived, that's our newest single, that's our debut single actually. It's now out on Spotify and iTunes. It will be available very very soon on YouTube na may kasamang dance performance para lahat tayo. Merong susundan na mga galaw. Gusto niyo ba yon? Yes, ayun. So yeah, thank you so much, and let's hope na ang drag music din ay mag-prosper very, very soon. Yes naman, yes. True. Mm-hmm. Ayan. Mga social media accounts, where can we follow you, Marina? Yes, before that, I would like to thank lang din my team behind the music, the song, I Have Arrived. It's produced by this amazing talent na he's producing indie beats for indie artists just like me. So yeah, this is independently produced by CJBR, CJ Resines. Thank you so much. And it's co-produced and co-mixed by BJ Brian Kua. So yes, thank you so much. And for more updates, you can follow me on my social media accounts. Facebook, that's Marina Summers, or facebook.com/ Marina X Summers. May S po sa dulo. Okay. Tapos, sa Instagram naman, Marina X Summers. Twitter, Marina X Summers. YouTube, Marina Summers. And you can visit marinasummers.com.ph as well for more updates. In the future, I would also like to take this opportunity to thank the team behind this dream, Kian Pascual, for this amazing outfit that I'm wearing today. There we have it. Ayan. Okay. Of course, Drag Playhouse PH, Ovicon, Prince, Eva Lequin, Glam Team, sila rin yon, and Paul Sese. Thank you all so much for the support. And of course, Chris Nuevo as well. Nanonood din pala yung mom ko. Mama Wing, I love you so much. And yung ate ko rin, nanonood din yung ate ko, yung pamangkin ko, lahat sila nanonood. Oh my God, girl! Okay. Yes.
Thank you so much for having me here and giving us time to share our story as well as the drag community namin. Thank you so much. Thank you so much. All right. Ayan na nga mga Showtime Onliners. Busog na busog talaga ang ating Friday, 'di ba? Oo, siksik na siksik. Ayan. Dahil dyan, usapan muna ang TNT muna tayo, mga Showtime Onliners. Siyempre, ang week 3 na ng TNT quarterfinals. Ayan, may mga update tayo, Christo? Yes, sir! Ikalimang araw ng labanan sa kantahan ng ikatlong batch ng quarterfinalist sa tawag ng tanghalan. Yes, at kahapon nga ay nag-goodbye ng tuluyan si Marigel Aguda sa tawag ng tanghalan ay... Sorry po. Nag-goodbye na siya. Ganun. Pero habang pero, tuloy naman sa laban sina Rachel Lailo, Luis Gragera at Venus Pelobelio para sa dalawang semi-final slot. Mm-hmm. Yan. Grabe. Talagang matindi. Patindi ng patindi ang labanan sa tawag ng tanghalan. Pero ito muna mga Showtime Onliners. Abang natin mga kaganapan sa Showtime. Magbabalik tayo dito sa Showtime Online! Nagbabalik kami dito sa Showtime Online! Ano sabay-sabay? Yung mga kapamilya natin sa online live, yung mga viewers natin dyan. At binabati ko lang si Nikki Morena. Hello! Oy! Kaibigan ko yan, si Nikki Morena. Yay! Napakabait kayo na magkaibigan. Masayang kausap. Nanonood ba siya? So yun guys, ayun mga madlang onliners, huwag kayong mahiyang mag-tweet, mag-react at mag-comment using the hashtag Showtime Paskong Kapamilya. Okay. Yes, and don't forget to send us stars on Facebook and super chats on YouTube. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Totoo yun. Eto, huwag natin agad, huwag natin patagalin, patawagin na natin ang ating next guest from Bawal Lumabas, the series. Please welcome Rafael Rosel. Hello! 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 Hey, what's up everybody? How's everyone what's doing? What's up? Well, fine. Yay! Papapalaban tayo sa English. English ba ito? Hindi naman. Nagtatagalog naman yan. Sige. Rafael, ayan, kamustahan muna tayo mga pinagkakaabalahan mo during the lockdown. Sorry, ano po yan? Sorry. Ano yung mga pinagkakaabalahan mo, Rafa? Wow, pili ko. Habang lockdown, I don't know, dahil syempre na-lockin tayo sa mga bahay natin. I think, personally, mahabang proseso ng self-rediscovery. Na-discover ko na meron pala akong ugali na walang routine. Natuto ako magkaroon ng routine na tamang oras kumigising, tamang oras kumakain, workout. So, nagkaroon din ako ng self-discipline this pandemic. So, both thankful and not thankful sa mga nangyayari. Pero personally, sa mga insights sa sarili, very thankful. I mean, I think this year has served as a very big step para sa akin in terms of self-development. Oh, wow. Ganda nun, ah. Pero ito, Rafael. Close din kayo? Pili-close kami dito. Mababata ko itong si Rafael. Toroy? joke lang. Ano mo planong i-celebrate ang Pasko under the new normal? Kung saan, bawal pa lumabas for Christmas parties. Well, dahil sa new normal, natuto ako mag-Zoom. Hindi naman talaga masyadong nag-dwell sa social media at sa laptop or sa cellphone. So, ngayon nasanay na, I guess it's a good way of keeping in touch with everyone. So, kung hindi makakalabas lahat at hindi makaka-travel, it's a safer alternative to being together. We can be together online. And kung gusto mag-inuman, pwede naman mag-i-luman. Iya! Try natin yan, no? Pwede pala yun. And speaking of bawal pa lumabas, kwentuhan niyo naman po kami about Bawal Lumabas the series starring Kim Chiu at ano bang istorya nitong series na to? Yes, well, I think lahat naman tayo familiar sa nangyari nung lockdown. Nag-live si Kimmy Chiu at
maraming nag-react sa mga sinabi niya. So, of course, all that heavy stuff na binato sa kanya, reformulate nila, ginawa nila alchemy at ginawang positive. So, yung bawal na lumabas na sinabi niya ay naging series ngayon. At ang kwento po dito ay, si Kimmy Chu, yung role niya, parang OFW siya, na babalik sa Pilipinas para mag-aral ulit, only to find out na yung dati niyang boyfriend, ngayon ay teacher na doon sa school kung saan siya mag-aaral. So yung naman ng character ko, si John John nung past, or si Jonathan Palma, na teacher na ngayon, nagre-revolve siya kung i-revive ba nila yung dating flame or continue ba nila yung conflict na meron sila ngayon. And para sa akin, it was just a fun ride and very entertaining set and work talaga. So, wow, kaabang-abang. So ikaw dito si John John. You play as John John. Yung ex-flame ba? Tama, ex-flame? Or... ni Kim Chu, tama po ba? Yeah, ex-boyfriend ni Kim Chu nung dati. Ex-boyfriend. Abangan natin kung may mga pagbabalikang magaganap, ano. Pero ito, speaking of Kim Chu, kwentuhan mo naman kami about your experience working with her and the rest of the cast. O English yun. Sure. Actually, medyo kinabahan ako magtrabaho ulit. It was my first time going back to work after na mag-lockdown. Tapos, syempre, hindi ko masyadong nakabanding yung hindi nagkaroon ng workshop or anything. Pero pagdating ko doon sa set, dumiretso kay Kimmy Chu since magkakilala na kami dati, nagkatrabaho na rin kami dati sa mga ilang episodes ng iba't ibang show. Tapos, immediately, big smile from her, very receptive to, sinabi niyang very energetic na umaga, siguro na sobra na ako sa kape. So, instant bonding agad, instant chemistry, and the whole series talaga. The whole taping, sina Paolo, Trina, Kyle, Francine, Giselle, was just one big family na nag-enjoy at gumagawa ng series. Alright. Ano talaga kasi yung connection pagka nakwento din ni Paolo yan last time na si Miss Kim Chu daw talaga pagka nakita mo ay talagang mapapangiti ka energy. At saka sabi ni Trina ano daw mahilig daw magdala ng food. Wow. Totoo ba? Totoo ba? Sayang ka ano ka work. Ayun. Kaya naman, Madlang Onliners, sabay-sabay po natin panoorin ang trailer ng Bawal Lumabas the Series, Play DTR. Nandito na si Ate! Na-miss ko rin ito, mga kapatid ko. Bonsa! Miss! Na-miss ka na ng ate! Hanggang kailan ka dito, ate? Sorry ah! Bounce na ako. Bounce? Ano? Bakit ang baba ng grades mo? Habang naghihintay ako ng tawag ng agency, tutuwid ko yung kapatid natin. Hello, classmate! Jade! Oh my God! Look! Surprise! Hindi kita susukuan, Jade. Hi, sister! Ito naman po ang aking future sister-in-law. Sister-in-law mo. Mukha mo. Kasing edad mo ako. Oh. Kasing edad mo si Jade. Oh. Di ka pa ba na-in-love? Ay! Itago mo na yan. May pera pa naman ako dito eh. Tsaka maghahanap din ako ng trabaho pansamantala. Ako nang bahala sa'yo, ate. Malaki-laki na rin yung kinikita ko bilang assistant manager. Hindi mo man lang ako babatiin happy birthday, ate. Sinasabi mo na hindi mo nakalala sa Jade. Pero ako, ate, kilala mo pa rin ba ako? Gusto mo rin ako expel sa buhay mo? Tama ako, hindi ba? Oo! Gusto kitang mawala dahil wala kang kwenta, kapatid! Oh no, you can shut me down, I'll break free, bounce back from the ground.
Jade, kailangan ba talaga nakabiri pag naglilinis ng toilet? Uy, Jade! Bawal lumabas! Ayun na nga, bawal lumabas. Nakakaabang-abang ito. Masaya ito. Kaya naman, saan ba natin ito mapapanood ng ating mga Showtime Onliners at kailan magsisimula ito? Please promote it, Sir Rafael. Yes, of course. Mga kapamilya, ngayong Pasko, bawal ang malungkot at bawal ang di kasamang pamilya. Kaya naman, huwag palampasin ang pamaskong handog ng I1TFC, Creative Den at ang Dreamscape Entertainment ang Bawal Lumabas The Series. Of course, starring dito si Paolo Angeles, Trina Legaspi, Kyle Echari, Francine Diaz, Giselle Sanchez, and your one and only Kimmy Chu. And of course, this is directed by Direct Benedict Nike. And it's gonna be streaming for free on I1TFC from December 14 to 19. And new episodes will be released every day at 6 p.m. starting December 14. Wow! Panoorin natin yan. And syempre mga social media accounts, may mga idadagdag pa ba? Of course, you can follow me at Raf Rosel sa Instagram, Rafael Kim Rosel the Fourth sa Facebook, and Rafael at Rafael Rosel sa Twitter. So, and Laika at Raf Rosel din. See you guys. Laika! Okay, thank you so much. Thank you so much, Sir Rafael Rosel. Aabangan namin yung Bawal Mabas the Series. Ngayon, naku, malapit na abangan niyan para maging masaya ang ating December. Pero wag na wag kayong aalis kasi magbabalik pa kami dito lamang sa Showtime Online! At kayo nakatutok pa rin dito lamang sa Showtime Online! May pag-focus talaga sa mukha, no? Meron talagang pag-focus. So, nakatutok diba? Kasi dapat din yung nakatutok. Apakalap! Oo. Pwede nakatutok. Sa ating madlang onliners, don't forget to tweet, react, comment using our official hashtag for today, Showtime Paskong Pamilya. Yes, na. Paskong Pamilya. Kaya naman mga na. Showtime onliners, show us some love by sending us stars on Facebook and super chats naman on YouTube. Ayan, yeah. Para happy natin. Good vibes lang tayo. Yes. At ituloy-tuloy na nga natin to. Tawagin na natin ang ating mga guests from one of the official entries sa Metro Manila Film Festival 2020. Ang mga bida sa The Boy Foretold by the Stars. Please welcome Kian Johnson and Adrian Lim Dayang. Hello, guys! Hello. Ayan. Hi, guys. Hi, everyone. Ayan. Alright, ayan, naka-greet na sila. Go, Christo. Adrian and Joe, anong pangalan nito? Kian Johnson. Kian, ayan. Oo. Kumusta? Anong pinagkakabalahan? Promo. Nagpo-promote ng movie. Itong MMF. Yeah, yung buong month namin super jam packed because of the MMFF promo. Tapos may sinasabay din kaming mga, sariling work. Lock and taping. Super busy. Busy, ha? Yes. Sana all. Ngayon, sobrang busy. Yeah. So, sobrang busy natin. Hindi natin naman malayan pa Pasko na. Paano nyo naman po planong i-celebrate ang Paskong new normal? Let's start with Sir Adrian. Huwag ka na mag-Sir Mariel. I'm sorry. Ako teacher. Dito lang sa bahay. Kasi nga, syempre, pandemya pa din. Hindi pwedeng mag-large gathering. So, dito lang sa bahay. Tapos manunood nitong pelikula sa December 29. Ah, yes. Ay, exciting. Si Kian naman. Ako naman, yeah, same. I'm spending it with my family for once. Last year kasi I've been working, then and the year before that, I've been working throughout Christmas. So parang, in a way, pasalamat din ako sa pandemic na I get to spend Christmas with my family for once. Nice. Pero ito, kwentuhan niyo naman kami about your movie, The Boy Foretold by the Stars. Ano ba ang kwento nito? So, ang kwento ng The Boy Foretold by the Stars, dalawa silang high school students na magkikita sa isang retreat. So, ako, I play the role of Dominic. And si Dominic, very achiever siya and uptight. Tapos, student leader siya. Tapos, hindi siya naniniwala sa hula. Pero,
nung sinabi na sa kanya nung manghuhula, dinala siya sa manghuhula ng kaibigan niya. Sabi sa kanya nung manghuhula, si Baby R, which is played by Mama Iyamina, si Mamu, ni Baby R sa akin na mamimit ko daw yung soulmate ko after 1 week. Oh, after 1 week, dun mangyayari yung retreat. And dun ko makikilala si Luke. Tapos yun. Bong ganon. May pag ano, may pababala na yung soulmate mo parating na. Oo. Hindi ako naniniwala sa ganon. Hindi naniniwala si Dominic sa ganon. Pero magbabago ang lahat. Ay, bakit hindi mga pagbabago ng lahat? Okay, si Luke naman, ay Kia naman, ano naman ang... Nandito pala si Luke. No, hindi si hashtag Luke, si Kia. Ginagampan na niya bilang Luke. Oo, So yeah, I play the role as Luke. Siya naman, medyo naniwala siya sa tadhana. But the way he gives is through a coin flip naman. And then yung mga parang ways in making the big decisions in his life. Sa story, Adrian and I, or Dominic and Luke, don't really know each other. But with continuing this series of fortunate events, eventually si Luke will be joining yung retreat din na part si Dominic of. So then eventually dun sila magkakasalubong. And the story goes on. Mm-hmm. So naging ano pala, naging daan ang retreat para mag-meet yung dalawang pag-soulmate. Ay, abangan ako. Marami makaka-relate dyan. Marami talaga. May problema, may girlfriend si Luke. Ay, naku! Ayun na nga. Yan ang conflict. Okay, abangan natin yan. Ayan. Pero ito ang feeling, guys, syempre na... Well, nalaman nyo na kasama ang inyong movie as one of the official entries sa MMMFF 2020. Parang hindi siya totoo actually, parang panaginip siya kasi this movie was supposed to be part of Cine Filipino Film Festival which was supposed to be shown June earlier this year. Pero dahil ng pandemya, hindi natuloy yung festival and we were preparing to release it online sa ibang platform. Pero ito nga, dumating yung blessing na nakapasok siya sa MMFF. And una sa lahat, ano siya eh, it's a huge step towards progress, especially sa queer community, sa LGBTQ community ng Pilipinas. Kasi this is a BL movie and it's part of the biggest film festival of our country. Yes. So nakaka... Mm-hmm. Ano siya? Nakakakaba. Nakakatakot. Sa part siya nun, ang daming mga veteran actors na nagbumibida sa ibang mga movie. And first time namin lahat. First time namin ni Kian. First movie namin ni Kian. And first movie din ng director namin, si Direk Dolly Dulu. So, and to add, actually, when we heard the announcement, we were both in a lock-in taping. So when we attended the Zoom meeting and then we heard na we were part of the MMFF, parang hindi pa nagsisink in sa amin dalawa na parang, oh my gosh, this is a big deal. Like, everyone's congratulating us, but they are still trying to download the information. Naka-work mode pa rin kami dalawa. And then siguro, lang nagsisink in na parang, oh my gosh, this is a huge blessing in disguise. Mm-mm. Wow, congratulations! Pero ito guys, kaya naman na panoorin na natin ang trailer ng The Boy Foretold by the Stars. PTR, pasok! Yay! And there you have it, The Boy Foretold by the Stars. Madlang onliners. Ngayon naman ang chance nyo na po, Adrian and Kian, to promote the movie, paano at saan mapapanood, and also to plug your social media accounts and give your shoutouts and thank yous to everyone. Hello mga madlang people. Iniimbitahan po namin kayo manood ng pelikula namin na The Boy Foretold by the Stars. Bahagi po ito ng Metro Manila Film Festival 2020 at may si-stream po ito worldwide. Online yan sa upstream.ph. Yes, you guys can start getting reserving your tickets now. Pero for anyone abroad, you guys can start reserving your tickets on December 18. And of course, don't forget to follow our Facebook page, The Boy Foretold by the Stars, in order to get updates. Alright, thank you so much! At nagbabalik kami dito sa... Showtime! Online! Yay!
mga Showtime Onliners, ipagpatuloy nyo lang ang inyong pag-tweet, comment, react using the hashtag for today na hashtag Showtime Paskong Kapamilya. Yes, at syempre nako, tuloy-tuloy na rin po ang inyong pag-send ng stars and super chats tayo sa YouTube. Send na guys. Mm-hmm. Ayan, at dahil pero dyan. Pero may tanong ako, Mariel, Maru, at Ana. Oh, ano yan? Ano yan? Ito yun. Game na ba you? Game na! Dito na tayo sa game so na ba you? Oo. Ito guys, maglalaban-laban lang tayo guys ha. Okay. Oo. Bali magsusulat tayo ng mga hidden words. At ang lowest score ay magdi-drawing sa mukha. Ng favorite nilang pet. Oo, lipstick. Okay. At ang ating category... Using lipstick. Okay. Ang ating category ay mga salitang may connect sa swimming. Okay. Malinaw ngayon. Malinaw. Okay. Malinaw yan, let's guys. Let's do this. Okay. Let's do this. Let's go. Guys, yung mga ano dyan, pwede kayong mag-message sa amin sa Instagram. may mabubuting loob. Patulong po guys, patulong. Kasi may nagsiset talaga, kaya lang yung nababasa ko pagtapos na yung showtime. Wait lang, baka may mag-send sa akin. Guys. Okay, sige. Alam niyo na yan guys. Let's go. Konektado sa swimming, ha? Okay, hala. Wala akong makita guys. Wala talaga. Nasaan ba yung swimming dyan? May nakita ko isa. Andali naman yung isa. Wala. Salit lang. Wala akong makita. May nakita ako. May nakita ko. Pero di ko lang sure kung totoo. Pero ito meron isa. So, ganito ah. Pwede ba to? May nakita ko eh. Hindi siya. Wala siyang connect sa ano. Okay. So, ito lang ah, guys. Ayun. Dinidistract po kami, kuya ha. Magpwento ka, Mariel. Magpwento ka. Saglit lang, isa pala nalilista ko, manahimik ka, Christoph. Nananahimik si Ala. Di pwedeng tahimik dito, guys. Sige. Alam niyo ba? May nakita ko, mahaba. May nakita ko mahaba. Ako mananalo today, guys. Ba't may lima na? Ako isa pala. Ilang beses na ako natalo dito, guys. Ay, nako. Hindi ko na kaya matalo pa ako today. Ako yata mag-lipstick. Ako yata. Ano ba to? Hoy guys! Oo! Nakakailang ano na ako ha. Naglagay ang sapatos. Naglagay ako ng... Ha? Mananalo today. Oh sige. Ilaban yan. Guys, ano pa? Oh my God. Baka isang ano lang to. Ha? Yan. Ulitin natin. Sige. Ano ba to? Yes, dami ko nakita. Seryoso ba yan? Trip nakalima na ako, guys. Gastos. Ayun, may nakita ulit ako. Ano ba? Hindi ko magana ang utak ko, hala. Exclusive ba to? Ang galing-galing ko today, guys. Ang galing-galing ko today. Nakakita ako. May nakita ulit ako. Okay. Grabe. Tama ba? Ilang minutes ka? Huwag kang magbilang, Christoph. Saglit lang. Ano pa? Ang dami ko nakita, guys. Ba't may toy? Ano yung toy? Ano pa? Hala, wala talaga ako na. Hala, saglit lang. Huwag tayong manahimik, guys, ha? Kasi so, wala na nakahimik dito. Oy, Kuya Christoph. Ano to? Mandayaan. Anong mandaya? Nagbabasa sa YouTube. Ayan na nga ba. Oh, hindi Nagbabasa sa comments. Ayan na. Oh, hala. Bakit may animal ako nakikita? Meron din ako nakikitang ano, bawal sabihin. Tugal. 6 minutes pa, guys. Guys, walang nananahimik ka. Basta sulat lang. Hindi ako nananahimik. Sige, kasi nakakaano eh. Nakakapag-ingay kasi maka-disqualify pag ano. May nakita ako sa baba. May nakita ako sa may side. Okay. Thank you po sa clue. Thank you po. May nakita ako sa dito. Meron pa. Ayan. Gusto ko yung utak ko ngayon. Gumagana yung utak ko ngayon, guys. Gumagana. Oo. Saglit lang. Nakatulog ako maayos.
Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Oh my God. Ano ba to? May barf? Barf? Ano tong barf? Tahimik nung ana. Tahimik nung ana. Ah, hindi ako tahimik. One minute na. One minute na daw. Sabi, ana, mukhang pinito. Ana. Bingo na ba? Bingo na ba? Bingo na ba? Bingo na ba? Press one. Oh my God. Press one. Ano ba? Ano ba ba? Ano? Nakakaloka. Ano ba yan? Nakakaloka kayo. No, kuya, ang dami lang na ikaw. Ang dami talaga nakita ni Christoph. Aris, alam mo man, may daya to si Christoph. Gumagana utak. Oy, kanina. Yung totoo. Oo nga, kanina pa nakita. Ituro pa sa inyo kung saan ko nakita. Ilang araw na ako napaparusa. Hindi. Hataw na hataw si Christoph kasi sa akin, ano? Naparusahan siya nang hindi nag-a-adlib. Ay, hindi nagsasalita. Hindi ako nagsasalita eh. Ngayon, kailangan pala magsalita ka, no? Para gumana yung utak. My God! Ay, madami din kayo, ah. Minus 12? So, you 11. 11 sa akin. So, yung sa akin mukha lang marami, pero nagpanigurado lang ako. Ako din, 11. Pero kasali ba yung bingo dun? Ayun akong bingo. Ayun o. Sige, be honest. Be honest, guys, ha? Okay. Alright. Let's go. Right minus wrong pa. Correct minus wrong to? Correct minus wrong? Bakit? Correct minus wrong. Backstroke 1. O, bombing. Akala ko bawal yung sabihin. Breaststroke. O, dito. Butterfly. Swim dog paddle. Gaggles. Butterfly. Swim. Wala kang dog paddle. Pwede swim paddle. Dog paddle. Goggles. Paddle lang. Okay lang ba yun? Goggles. Pwede na yun. Swim kit. Para swimming ka, magpa-paddle ka din naman ni. Speedo. Swim ka. Pwede swim lang. Kasi paddle. Swimming din naman yun. Ay, mali yung paddle ko. Dapat may dog. Pero may dog paddle ako. Pwedeng paddle lang po. Oo nga. Pag nagsiswimming ka, nagpa-paddle ka din naman somehow. Okay. Naglaban wala. Ako ko lang sa photo. Thank you. Okay, wala talaga yung bingo. Di talaga pwedeng bingo. Okay, ni Shin. Ba't di pwedeng bingo? Pwede magbingo sa swimming pool, ha? Oh, quiet na kayo. Ako na. Isa lang correct sa akin. Ilan ang tamang sagot? I have... 7 ako. 7 ka? Oo. Check niyo pa, 17 pose. Eka naman. Patahitahimik si Marielle. 4 lang ako, guys. I have seven. Goggles, dog paddle, swim cap, speedo. Gumagana utak ko ngayon, guys. Alam niyo, dapat talaga walang kategory, eh, no? Kasi mas nagbo-broaden yung ano natin, eh. Pag may kategory, nakahanap na specific, eh. Pero sayang din pwede yung ba, ano, bingo. Oh, ayan. Ilan Maru? Ilan ang score ni Maru? Wag naman, isa na lang. Isa lang. Oh, happy. Oh, kulang ng paddle dog. Masaya pala. Dahil dyan, alam ko parang bingo. Oh my God. Favorite. Alam na ba or sa next gap? Next gap na para ayusin next ko yung gap. Kung ano ba. Kuya Maru. Dapat daw makita nila nilalagay mo. Talaga ba? Okay. Oh, sige. Ano ba favorite pet mo? Mag-drawing ka ng dragon. Wala akong dragon. Pet dragon? Pet? Para makuno yung dinosaur na lang. Christo, first time mo ba nanalo sa game? Oo, sayo pala. Iba yung feeling, alam mo yan. Magpapaburger ako sa Kamekti. Ay! Tara on. Sige. Burger. Congrats sana experience mo na, Christo. Oo. Padala mo po sa Cebu. Thank you po. Nakaka-send you my address. Bakit ganyan yung kay Maru? Anong pet yan? Ginagaya mo yung aso ko. Binatrato mo aso. Oy, bawal pa yung animal cruelty. Hindi tayo pwede sa nga. Oh. Sorry po guys. Pose. Ano ba ito? Parang binubugbog lang si Maru yung itsura. Aso yan. Aso pala yan. Okay, tingnan natin. Wala akong white na ano eh. Tingnan natin. Kung ano magiging itsura ni Kuya Maru, Maru to lang yan. Tingnan natin kung ano itsura ni Kuya Maru sa pagbabalik na...
imagine niyo na lang na aso 'yan. Tingnan niyo na lang. Aso ayan. Pala 'yan, Maru. Akala ko naman yan. Parang nadapa ka sa putikan or ano ba? Wala binugbog siya ng ano eh. Aso, okay, malinaw. Pero yun lang ang mga Showtime Onliners. Tuloy-tuloy pa rin po ang iyong pag-tweet, pag-comment, pag-react. Gamit pa rin ang ating official hashtag for today. Hashtag Showtime Paskong Kapamilya. Tama, mag-tweet na guys. And show us some love by sending stars on Facebook and super chats on YouTube. Yes. At mga kapamilya, sa pagdaan ng mga nakaraang bagyo, marami sa ating mga kababayan ang muling naapektuhan. Kaya naman po, iniimbitahan po namin kayong suportahan ang Sagip Kapamilyas Tulong. Showtime, kumustahan live stream mamayang gabi pagkatapos ng TNT Go or Gong. That's right. Mm-hmm. All right. Ayan. Ay! In fairness, ang galing. Wow! Wow! Ang galing. Pusang iba talaga. Oo, iba. Nakakita kasi ng aso kayo nagwala yung pusa. Oo. Ay, wow. Okay, yun naman pala. Thank you so much, Pose. Ayan. Mm-hmm. Mga Showtime Onliners, nag-enjoy din kayo dyan sa ating quarantine sing-along. Nakasing-along ba kayo dyan? Naki-dance? Siyempre, tuloy-tuloy lang pang yung pag-sweep, pag-comment, pag-react, comment pa rin ang ating official hashtag for today, hashtag Showtime Paskong Kapamilya. Ayan, I think may oras pa tayo para magbasa ng mga comments ng mga Showtime Onliners natin. Okay, let's go. Okay, sige, sige. Maghahanap tayo. Okay. Ito tayo sa ano. Mm-hmm. Mm-hmm. Ay, eto, from YouTube. Ang ganda ng boses ni Christoph. Kumanta ba si Christoph? Wait. Yun na nga eh. Wait lang. Nagkamali yata. Nagkamali. Iba-iba. Kumanta eh. Mm-hmm. Ano ba dyan? Ang bad ng ibang chords. Ha? Bakit? Ba't bad? Mm-hmm. Oo. Ayan. Napapansin nila yung mga ano mo dyan, Christmas balls mo sa likod, Christmas. Oo, yung balls. Sige, ipapano kayo. Oo, yung balls. Free shipping niya. Pamain na lang daw po. Pamain. Pero so guys, baka nagusto kayo i-promote ha? Ayun, mm-hmm. May comment po from Facebook, Carl J. Rios. Hashtag Showtime Paskong Kapamilya. Go, 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 Ate Andrea. Kaya mo yan. Hashtag Kapamilya forever. Yes, sabi naman ni Imelda Udona Borgonia. Showtime Paskong Kapamilya. Winner sa hula. Go, 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 Miss Andrea. Alright, ang dami nag-cheer. Diba? Mm-hmm. Pero ba sabi ni Patrick tayo? Ordones. ABS-CBN. Oh, galing ka ba? Ay, hindi. Sabi niya, ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide. Aww. Tama. Aww. Oh, ayan guys, diba, baka diba? Meron kayong mga... Guys, follow niyo po ako sa aking mga media platforms. That's Christoph _ Garcia. At kumusta bro? Malapit na guys. Written by
Mikey Wiro. Sobrang talented na writer. Alright. Ako naman po, follow niyo po Instagram, Twitter, and Facebook, Anna Ramsey. And don't forget to follow me on Laika. And of course, subscribe on my YouTube channel, Anna Ramsey. And kung follow niyo rin po ako, meron po ako dyan programa every Monday and Saturday, 10 p.m. till 12 midnight. And what else? Oh, my online business, Tastianas. Thank you, guys! Yeah! Mariel? Ako po. Oh. Mariel Dot Montalianos. Wow! Sorry po. Mariel Dot Montalianos on Instagram and Mariel Montalianos artist on Facebook. Abang-abang niyo po. Sana by next year, magkaroon na ako ng sarili kong YouTube channel. Oh, yeah. Wow! Inaabangan ko rin po yung pamilk tea ni Kuya Christoph. Padala niyo. Oh. Thank you! Pag nagtatang po ako, binibilan niya ako ng milk tea. Ako naman po, #_Maro sa Twitter and Instagram, Maro Delgado on Facebook, #MaroDelgado naman po sa Laika, and meron ako YouTube channel, Maro Delgado, para sa mga vlogs na pampagood vibes ngayong araw, mga panahon ngayon. And ayun, suportahan natin ang bawat isa sa lahat. Yay. Maraming salamat, yes. Showtime. Ayan. Thank you. Meron pa ba kayong pahabol? I think kompleto na. Kompleto na. Kaya naman mga Showtime Onliners, thank you so much sa pagsama sa amin ngayong hapon. At magkita-kita tayo ulit bukas. See you ulit sa pinakamasayang online tambayan sa buong universe. Na para sa you! At lalong-lalo na para sa inyo. This is Showtime! Showtime! You pala ito. Thank you, Mario Stars! Love you all!